pa rin po ang masayang kwentuhan namin ni Kuya Yani. Yes, Kuya Yan. Hey, let's toast for let's that. Let's toast to this. Oo, kasi ang pag-uusapan na namin ngayon, pagiging lolo niya, bagong chapter ng buhay niya. Dalawa na apo mo. Dalawa na, si Santiago Bito at saka si Santiago Luca. Anong feeling ng yung anak mo na yung may anak? Naku, napakasarap. Unang-una, di ba wala namang lalaki akong anak? Mm-hmm. Eh, dalawang lalaki yung apo ko. Mm-hmm. Nakakatuwa. Lolo Yani! Nagsasalita ng isa eh. Mm-hmm. Tapos lab. Kagano, tuwan-tuwa ako. Mm-hmm. Ano yung tinuro mo sa anak mo na natutunan mo bilang isang magulang? Na mahalin ang pamilya niya, mahalin ang in-laws. Kasi yung in-laws niya, kasama niya eh. Mm-hmm. At huwag makakalimot at tumawag sa Panginoong Diyos. Dahil yun talaga ang magbubuklod sa pamilya niya. Sabi ko nga, hindi mawawala yung away anak. Dumadating yan sa mag-asawa, ang selosan, dumarating lagi yan. Pero ang mahalaga, yung naiintindihan mo na darating siya. Mm-hmm. So, nai-intercept mo na. Huwag kang maniwala na ang isang relasyon puro sarap. Kasi hindi masusubok ang pagmamahalan ng dalawang mag-asawa kung walang problema. Doon malalaman natin kung gaano mo kamahal ang asawa mo at kung gaano ka kamahal ang asawa mo pag dumating na yung matinding problema. Di ba usually, kapag nagiging lolo at lola, sila yung nag-i-spoil sa apo? Ay, malamang maging spoiled ako. May spoil din sa akin nun. Ganun yung tama ka. Ganun daw talaga eh. Naku, pagka daw sumasagot daw, sige, susumbong kita sa lola ko. Kumakanin daw. Pero ako kasi disiplinado ako kahit sa mga anak ko eh. Palagay ko, tuturuan ko pa rin siya ng disiplina kasabay ng sobrang pagmamahal. Kasi mahalaga sa akin ng po at opo, mahalaga sa akin ng nagigreet ng good morning, good afternoon, good evening. Mahalaga sa akin yung respeto eh. Kahit na siguro sa opo ko, ipaparamdam ko yun. Kahit yung mga anak ko, makikita mo kahit saan dumating yan. Naranasan ko yan nung araw, meron akong kapitbahay na adik. Pero lumaki siya sa probinsya, kaya kada may makikita siya ng tao, magandang umaga po, aling puring, magandang hapon po, at lagi siya nagaganon. Ako na hindi nag-a-adik, ako na pagkama ng adik eh. Kasi hindi ako nag-greet. So tumatak sa utak ko yun. Malaking bagay pala ang pagbibigay mo ng respeto sa tao. Kahit pangit ang ginagawa mo, nagiging maganda ka sa paningin nila. Eh, mas lalo pa kung maganda yung ginagawa mo, tapos may respeto ka pa. Mas lalong bibrilyo yung kulay mo sa ibang tao. Sabi ko, yung pala ang halaga lang nung simpleng pagbati ng good morning, good afternoon, at paggalang. Paggalang. Ganun pala yung dadalhin nun sa sarili mo. Sa pagkatao mo. Pagkatao mo. Kaya ako kahit may kasalubong ako sa walking, magandang umaga po, magandang gabi po, magandang hapon. Ganun ako. Kahit sino pa siya, kahit ano pang uri ng tao siya, basta lagi akong ganun. Paano ka nabago nung naging lolo ka? May nabago ba sa'yo? Anong maging tatay pa lang ako, may nabago na sa akin. Ang sentro ng utak ko, nasa mga anak ko, nasa apo ko, nasa pamilya ko, yung sarili ko ng pamilya. Kasi yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, awa ng Diyos, lahat naman sila nakasettled na. Mm-hmm. Awa ng Diyos. So, pero di ba Kuya Yani, sabi mo ang pangarap mo, mabigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo. Pero ngayon, pumapasok ka sa bagong chapter ng buhay mo na gusto mo na maging executive producer, mag-direct. Paano ka dumating sa point na ito na yung bago kong gustong gawin sa industriya? Actually kasi, laging hindi ko sinasabi sa sarili ko na ito na yung gusto kong gawin. Lagi ko yan dinadasal eh. Nobody knows our future eh. Lagi yan sinasabi ko. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. So huwag ka nang mag-isip kung anong gagawin mo. Siya talaga. Basta maging mabuti ka lang tao, wala kang tatapakan, wala kang sisiraing buhay, wala kang gagawing masama sa ibang tao. Lahat ng blessing na gusto mo mangyari, ibibigay sa'yo. Kung hindi man niya ibigay sa'yo, siguro hindi pa nakahanda yung puso mo. Kaya ako lagi ang dasal ko, Lord, kung ibibigay mo po sa akin yan, ihanda mo po yung puso ko. Kasi baka hindi nakahanda yung puso ko, maligaw lang ako sa biyayang ibibigay mo. So pag hindi ibinigay sa akin, natutuwa pa rin ako. Ay, hindi po nakahanda yung puso ko. So laging yung acceptance sa buhay ko nandoon. Tapos, pag merong problemang dumating, tinitingnan ko na lang yung mga blessings.
na dumating sa buhay, natatakpan na yung problema. Kasi hindi naman tayo pwedeng mabuhay na walang problema eh. Hmm. Lahat tayo dadaan sa ganyan. Hmm. So, tingnan mo na lang lagi yung biyayang ibinigay sa'yo at tingnan mo yung nangyayari sa mas matinding problemang nabigyan sa buhay nating ito. Hmm. Mas aalwan mo yung pakiramdam mo. Kasi kung ikaw lang, eh lagi mo sinisisi yung sarili mo sa kakaunting problemang binigay sa'yo, paano yung blessings na binigay naman sa'yo ng Diyos? Hmm. Eh ikumpara mo yun, ang bigat nun. Hmm. Mas marami yun. Eh nakatira lang ako dati sa lansangan, wala kami sariling bahay, palipat-lipat kami sa Malabon. Ngayon, may bahay ka na, nasa kama ka, may aircon ka na. Ano pang gusto mo, di ba? May pinagsisihan ka ba sa buhay mo? Wala. Wala. Siguro kung hindi naman nangyari lahat ng bagay na nangyari sa akin, hindi ako nahulma ng ganito ng Panginoong Diyos. Kasi lahat ng pinang galingan nating buhay, sobrang hirap ng inabot ng buhay ko. Oo. Meron kaming bahay na kurtina lang ang pinto eh. Mm-hmm. Oo, pag may lasing na pumapatong sa lola ko. Kasi lasinggero yung kapitbahay namin eh. Kurtina lang. Nalaglag siya. Nakapatong sa lola ko. Akala ko nga, syota na ng lola ko yun. Totoo yan? Oo, sa Malabon. Ang galing nung ginagawa mo sa buhay mo, Kuya Yani. Kasi tinitignan mo kung saan ka galing tsaka kung saan na, kung ano na yung narating mo. Tama. Ang dami mo nang ipagpapasalaman. Tama, oo. No? Grabe, sobra. Siyempre, may mga batang katulad mo ngayon na marahil din nadanas ng ganyan. Sila yung nagkakarga, sila yung nagtatrabaho, pinagsasabay nila yung pag-aaral. Tapos pag napanood ka nila, tapos ito ka ngayon, na-achieve mo yung mga pangarap mo, narating mo yung mga gusto mo sa buhay. Ano yung mensahe mo dun sa mga batang bayaning katulad mo na napapanood ka ngayon? Huwag kayong susuko. Hanggat may buhay, may pag-asa. Laban lang, kasi ang daming beses ko ng sinukuan yung trabaho ko nung una eh. Akala ko, wala na akong pupuntahan. Sabi ko, kasi pabagsak na pabagsak eh. May bahay na inupahan hanggang wala ng pinto. Pasuko na ako eh. Ang naging sandalan ko na lang, ang Panginoong Diyos at saka nanay ko. Ang nanay ko talagang nag-push sa akin, anak, huwag ka susuko. Pero hindi naman alam ng nanay ko na magiging artista ako. Basta gusto lang niya, huwag akong sumuko. Tapos ang nanay ko rin ang naglapit sa akin sa Diyos para lalong meron akong gabay at saka meron akong sandalan sa malapit ko ng pagsuko. Kaya huwag kayong susuko, laban lang. Kasi ang kahirapan ay hindi hadlang sa ikauunlad ng buhay ng bawat tao. Hindi hadlang yan. Ang ganda nun. Mm-hmm. Maraming salamat, Kuya Yani, sa pag-share mo ng journey, ng nakakatuwang storya, at saka sa inspirasyon na iniwan mo sa aming lahat. Salamat din po. God bless you. Yes, hindi kami susuko dahil sa sinabi mo. Babalik kami. Saka, cheers. Tumuko lang po kayo pag napapaligiran na kayo. Ng mga kalaban. Mga kalaban.